Panginoon Diyos dahil sa pagpasok ng tuloyan na 2015, dahil ang nangyari kay Mama ay noong lunes lang siya na siguro kasi na problema siya doon sa dalawang sa anak ni, ni Joyce. Dalawang gabi na siya nakukuya dahil iyak ng iyak. So matandang ito, pag may pera, kung ba't pinabayaan ng bata, iyak na iyak. Wala pa nung pati hindi ko pa-check up, wala ko pera. Ako talagang gumatang ito isang linggo, check up niyo bata. Pero dalawang gabi siya nakuya, siguro tumasunago niya. Matulog daw siya, ay sa tatro pa lang, nagmamadali siya nung bumangon at tuloy-tuloy siya punta kusina. Kusina nila pala rin. Yung pag-anak mong gana, kami may pantay daw, pag ganyan niya, puntok siya sa pinto. Yung kader pa naman nasa pinto ngayon, nakasapag pa, aluglak pa lang. Hindi tumangas yung ano niya, yung noon niya na, parang ano, kanan niya at kanan. Tapos din, tumubo yung araw na lumis yung madali. Walang makakita sa kanya, siya lang ang naulo, kulay na sa tulo. Alas 4, ulogan pa yung nakasama sa bahay. Hindi pa nalakasigaw. Tinanong siya kung paano ba nangyari. Basta naramdaman niya, dumilim daw paningin niya, na-collapse daw siya. Tapos nung mas-masan, siya pa rin ang tumayong mag-isa. Walang katulong. Kaya yung sabi ko, mawan siya wala kang kasama dyan. Yung kasama niya, at nag-alaga tayo sa anak ni Joyce, nasa kwarto, hindi rin narinig kung kalbobo kung nakaara na. Hindi rin siya nakasigaw, paano parang si Kuwa na yun. Simula na noon, nung umaga, nagamot niya, tulog na tulog lubo. Kasi lagi nila ng tubig ko yelo, sa maligandang ng tubig ko. Mga di Lunes, pinakakalasan, nag-iba na yung ano niya, nag-umaling na yung sugat, dito ko yun, ang mata niya, bumaba yung iklat ay nangitim, ang kanya ngayon. Tapos dito sa na namin, dito na sa ice-upping mo, sila si Pista, X-ray, ACP, X-ray, nandibig, at tinaga. Oh, gilin. Kasi in-interview siya eh. Tinanong siya, nanay, ano tayo pa siya? Oh, nanay, anong naramdaman mo? Wala. Itong ulo mo, wala rin. Hindi kami nag-meet. Hindi may dinamin ang araw na yon. Tapos pinabungasan, nag-iba na. Iba na naman, may police. Nakahiga na siya doon sa bahay. Ganon. Tapos, nagtumating si brother daw ni Nick. Kasi napuntahan ko noong sa apo ko, wala daw, nasa Munoz. Nag-therapy. Dumating si Brother Dominic nung Mirkos, sa Dilim na. Ngayon, tinerapin ni Brother, paano ba nangyari ka sa Dilim na tao sa amin? Ngayon, sabi niya, sige lang sa, sige na, dahil na lang ang dati muli, at isip naman, Novagin. At sa Novagin, down 5,000. Ako ang paharap ko, ako, problema, kung ano ko. Nanay, ano, will not. Sige po, admit niyo, nasa iyan pa na kami. Pinag-check sa akin kung anong gusto ko yung ward o streaming private. Ang ward 500, wala na, walang rabatante. Then sa isang lady na lang ako, sabi ko, bahala na. Dago na kaming hawak ng pera, bahala na ako. Basta, isa ka lang natin buha ng mga kama ko. Hindi nyo, ito na, nag-usap-usap na yun eh. Na-skype namin yung kapatid ko na sa abroad. Gusto ko nito, kinausap ako na masinsina ng doktor. Sabi na nanay, meron ako sabihin sa inyo. Mas may report, pasok natin ang ICU, yung nanay mo. Kami po naman, doktora, eh, open ito na sa pwede niya lang. Kasi admit na lang, mayroong mga sigurado. Kasi po, ang kalagayan ng mga nato. Sabi ko, doktora, mga naman ang magiging daw, 30,000. Saan naman nakukuha ng 30,000? Di ngayon, sabi ko, sige po, pag isipan mo na namin, pag-usapan namin mga kapatid o anong daro nila o ano. Hindi ako pwede mag-desisyon mag-isa. Ngayon, mag-desisyon na ako, ipapag sa akin si Jay. Dahil ako, wala din naman ako mag pera. Ito ang malaki na kung ako rin ko yun. Yun. Pagdating doon ng mga nagtutungan na, mag-level, 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 nag-usap na kami ng anak ni Paul. Sige, kung gano'ng gusto ninyo na ilabas na lang, antay na natin ang umasan dahil kinagpigay na siya. Hindi kaya sa nagpubo, naka-oxid yung mga distros. Sayang gamot na inalong na pinaalis na nila. Mayroon niya, dumating, next day na. Pagdating sa labas, banda na yung, yung service ng barangay. At kukunin na ako nila yung nanay ko na iuwi na lang daw sa bahay. Ano ba gano'ng dito? Galit yung doktoran, sabi na, hindi mo daw nalalaman kasi nakikalagayan ang nanay mo.
ikaw po ang dapat mag-desisyon, kaya ikaw yung problema dito, ikaw yung nakatapos dito, ikaw dapat mag- eh, doktora, wala rin po ako mag-sigil po, kung pwede po, hanggang bukas na lang. Kaya agad-agad naman nagsuguran po mga kapatid ko ngayon doon, sa patsunod, isang ambulance na patrol, at saka yung isang president, kung bakit ang babat ang meron, sukot kayo dito, parang kayo na, hindi, lalabas lang na natin. Nag-usap na kami ni Michael, sabi na lang, ang kasi mo na po, magdaman na ito, sayang gamot na ito. Okay. Huwag na gawa na ako siya ng ito, punta na ito. Hindi kayo na lang ako nagawa, nasa po, doktora. Kasi po, doktora, hindi lalabas na lang po namin yung ano, pasyente. Sana ay makindi mo alam kung ano ang pasyente. Ito ho, ako na sa ito, pinagdaman din yung ano, ano nga mangyari na ito, para hindi lang nagbibigay kay si nanay. O kung gusto ninyo, Diyan, ito na, nilabas. Pati ngayon sa bahay. Nakita ng mga pinsan ko galing para sa akin. Nasa na si Tia, si Tia, nakita na dahil mabangagal mo. Pati ito yung sumapit na lang, ayaw kumain. Tapos pag ang ganyan mo nasa hospital, dahil blender ko pagkain, lahat ka talaga ano. Sila agad-agad nilang pinakuha, kasi nila sila sa sakyan. Agad-agad na pinakuha, nabalik na rin sa isabi mo yan. Lord, kaya yun ang tanong. Kaya tayo na pagulay. Nung umalis siya, nagagalaw po ng dalawang paan niya. Tapos, itong kamay niya. Kapag nagkaano siya, sabi na ni Nene, ate, bakit si mama, ano? Matataas yung isang kamay niya, matatagal. Ay, nag-ano yan siya, nag-depresis, yung matalo siya. Kadalanan siya. Hindi ko alam kung nagaganyan siya o kinakawayan siya ng mga kaluluwang kapatid o ano, pero maulang. Sa 11 nila, siya lang nasa isang magkuhan. Sabi ko, Praise the Lord, hindi yun. Nag-aamang yawi si Mama. Sabi ko, nag-aamang yawi. Tapos, gano'n naman ito. Pag-aamang ito nga. Marami ka pang misyon. Ako, may gawain ka na sa ano, sa iyo, sa ngayon ko. Gano'n sa ngayon. Tapos, pag bibisita ka naman, bibisita ka, iiyak sa parang kaganyan. Tapos, mag-ipikit. Ngayon, nung mga, ano pagdating niya kanila. Kasi padalawang araw ba siya kaya nung nagbantay, nasabi rin ng doktor na ngayon ang kuwat daw ni mama na mag-aano kanila. Habang tumatagal ang ano niya, na mag-aano kuwat ni mama, kaysa ngayon ay stroke na itong kalahati. Yun lang. Ngayon nga, talaga niya, sabi niya, ano pa ano ba, makaligtas ka na, sabi ko, hindi ka po nang bumigay. Kaya lang, kaya naman niya siya, pitik siya, dinakabilad ang mata. Sabi ko, kaya rin ako siguro, nani, human spirit na talaga pinapupunta ako rito. Dahil siguro, iyon nga, dinala ko rito yung mga rokawa, pati yung kanya, dinala ko. Siguro ito na yung pamamaraan na hihingi ko ang sama-sama sa nalangin na itaas na naway magkasulpay ng nanay ko. Inaakin ko na talaga sa Panginoon na talaga magkasulpay ng nanay ko. Okay lang kung ano man po basta siya, buhay siya at mag-alaga kami. Buhay pa na ang buhay. Ang Panginoon na ang sakala ng buhay, kung anong oras niya, kung anong ano siya pabawian ang buhay. Kaya talaga sabi sa amin ang doktor na, iiwi din nyo na po ang sarili nyo dahil sa katandaan na po ng nanay nyo, maaari mang anong oras na pinigay siya. Pero sabi ko, walang sakit ang nanay ko dahil ang doon sa pagkauntog lang niya, doon lang na kalugdumutak na tayong may pagnatakailan. Iba na kunting untog na puno natin. Talagang ano, karoon na pati lang daw mabigat eh. Yun. Eh sabi ko, talagang napakabuti ng Diyos, bagamat ganun pa ang nangyayari sa nanay ko, umaasa pa rin ako dahil sa sinasamong panalangin na itaas natin ang ating nanay na naway siya ay makasurpay sa kanyang karamdaman niya. At maraming salamat po sa inyo, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, buhay po kayo sa aming buhay. Maraming salamat po at tulad.
Salamat sa ating Ama. Pagandang mabuo ang mong Yahweh, Panginoong Jesus, sa aking pong pagkakasalamat, lilimala po ng sa aking batawan sa bahay, naganap po ng nakaraang taon pa. Sa panahon na si ating pong lingkod ay nasa Mindanao. So nagpunta po si Sander at si ate niya sa bahay. Tapos, sumunod yun, nagpuntahan na rin sila GR, yung interpreter, yung visionary, dito sa bahay, dito na po kami sa bahay. At yung ito na yung puna na nakita ni Sander, gusto ko aking matawa na ang pagkakasulat na ay sa wikang Hebreo. So, yung mga letter, magpatagin siya sa matawa ko. Sabi niya, ay, ba't ganun? Sabi niya, ganda yung gusto na kasulat, hindi niya na maintindihan, yung wikang Hebreo na ang nakasulat. At yun ang araw-bali na rin yung isip ko na ay, hindi na siya Tagalog, puro wikang Hebreo na. Yun na yung simula na yung mga tatak natin ay wikang Hebreo na. At yun na talagang ni Kuya Santo yung tawag ko na iba na yung pagkakasulat. So yung himala na nakita ng ating kapatid. At sa akin naman po, yung himala sa akin ng Panginoon, lagi naman talaga naging himala si Ama sa akin, lalo na sa aking asawa, no, na yung kailangan nakaraan, eh, alam niyo naman yung aking asawa, lagi nasa kalye, nakabay lang pagpasok pag-uwi. Minsan, umuwi siya ng ating gabi. Yung time na umuwi po siya ng kanauna ng madaling araw, siyempre yung mga EDSA, marunong talaga yung mga sasakyan, no? At yung panaginip ko nga na magkaroon ako ng panaginip na yung asawa ko daw ay dubuhan, marami siyang dami siyang nadama. Yun pala, yung mangyari pala na yun na muntik na siyang madisgrasya doon sa highway, umuwi siya ng madaling araw, na buti na lang mayroong isang taxi na humarang. At dahil sa pagkang araw, muntik na siya mabangga eh. Muntik na siyang bangga. Dahil doon sa may taxi na humarang, napigilan yung pagkaano sa kanya yung sasakyan. Kaya yung mga kasunod doon, sila yung mga nagkarambola. Sila yung mga nagkabanggaan. No? Kaya, nagagawin si Lord ang makabuti dahil yung laging pagbibita sa aking asawa sa kalsada. Na talagang muntik-muntik siya lagi sa kalsada. Isa na, hagit na siya, lumabas. Pero isa na alulag siya na isa na senta na siya minsan, kumama yung siya na sumag dito. Pero ganyan lang yung mga disgrasya. Pero nung kumuli nga, talaga yung napanaginip ko sa kanya, yung palitadaan sa kanya. At yung makasalamat kay Amaya, yung pagbibigay sa kanya na hindi siya napahamak. Tapos, nagkaroon yun na nga yung pagbibigay na may humarang na taxi pa. Sila yung magkagano doon, kabagga-bagga doon. At yung alay ko sa ngayon aking asawa. Kaya, salamat sa lahat ng Ama sa kanyang pagbibigas. No? At yung share ko po, hindi ko lang parang sa lahat ng ating Ama Claudia. At yung share ko ngayon, managigit ko lang na nakakaungo talaga. Kasi yung panaginip ko nung nagsalubong, hindi nagkamangyawe ko sa mabosan niyo ako. Nakatulog ako alas 12 ng madaling araw. Tapos, bigla akong panaginip. At yung panaginip ko, sa panaginip ko, bakit ang dinim? Di ba, kanong oras na ngayon? Kailang ko pa lang ng tanghali, mag-ahapon. Alam mo na pala, tanghali ang tapat. Pero, ang dinim-dinim. Pagkatapos, maraming alas na ng gabi. Nakita ko raw sa langit, parang dagat na yung langit. Tapos nakita ko na yung sumbayan, lumubog na. At nakita ko na yung malakas, malaking alon, na tsunami, na laki-laking alon. Nakikita ko na yun yung umalido sa may bayan, kaya lumubog yung bayan na yun. At hinahanap ko kayong anak ko, hindi ko na sana si Lizzie. So, yung pala yun, at least, nasa-save pala siya ng mga ating anak ko si Dendal. Dahil lang yung mga bata, nag-save, wala nang makama. At sabi ko gano'n, ano ba yun? Di ba ako mo na yun? Sabi ko, nanay, tinatanong ko, di ba ako mo na yun? Di
sinisahe sa akin ito, ha? Sinisahe sa akin si Lord, no? Pinasuko sa akin. Yung November 28, gagalasin na raw na yung kanyang kanoban sa loob ng apat na pong araw. Yung apat na pong araw, matatapos kasi siya sa January 7. Na yung ganap na kasi niya, nasa panagiging ko ako ng matisiya, sabi ko, yung ganap na kasi niya, sabi ko, nagkaroon ng, nagkaroon pala ng window sa party ni Saya ulit. Kaya ang dami na makami, lang sila daw. Tapos, 58 na matay sa summer, di ba? Dahil sa bagay sa inya, ang dami na matay, 58 na. Tapos, sa lubog ng New Year, ang dami, yun, natunugan na sa balintawa, kawalasan ang walang ng bahay, ang dami natunugan. Tapos, sa China, may stampede, ang dami na matay. Tapos, may bubog na, may bumagsak. O, ang daming trahedya. Tapos, yun na nga, kaya nga, yung pating pagigilip ko nga kayo, kung kayo kayo sa akin, talagang, yun ang sabi nga, kasi magagalang natin, matatapos yung 40 days, kasi nga sabi nga ba, gagalang yung mga, yung kanyang kanooban sa loob ng kapatang araw. At matatapos nga yun, yung pari seri, yung pala, lahat ng yun nga, talagang, magandang, kaya nga, pero ang pangako naman ni Ama ay yung pag-iwit na sa ating lahat. Amen! Kaya ang pangako natin Ama sa ating, ang pangako ni Ama ay para sa atin ay tuloy 2015 ay kasaganaan sa bawat pangangin. Amen! Kaya ang pangako ni Ama ay kanyang pumilita sa atin at itong bagong taon na ito na taon ng pagpapala atin lahat. Amen! Alam po ako natin ang ating pangangin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng pagpapasalamat sa ating nangyayari. Kung sino man po ang pinaka merong dadilan na magpasalamat sa ating Panginoon. No? Siguro po, sinisip po ako yun. No? Napakarami kung dapat ipasalamat sa ating Panginoon. Dahil napakarami po ng biyayang ibigay sa amin ng Diyos noong siya po ay aming makilala. At simula po na umakyat ang matawag niya sa aming bahay. No po? Umakyat po ang matawag niya. Noong wala pa ang matawag niya sa bahay ko, hindi po ba namatay ang aming asawa? Isang taon. No? Noong namatay po siya, parang wala na po akong kinapakitan. No? Wala na akong pag-asa. Kasi siya yung aking sandigan eh. No? Sa lumang buhay ko, ang sandigan ko, ang asawa ko. Amen? Ngunit nung umakit ko ang matawag na mangyawi sa aking tahanan, nakilala ko po si Ama. No? Yung mga dating hindi ko nagagawa sa pagsamba sa aking Panginoon, nung po siyang umakyat sa aking tahanan, may nagagawa ko. Si Amang Yahweh po ay lubusang nagpakilala sa akin. Ang kanyang tipan talaga ay talagang pinakilala niya sa aking buhay. No? Ang ako ng si Yahweh ay siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayoy pa sa saganahin ko kayo sa pagkain at ingunin. No? At ilalayo sa anumang karamdaman. Bago dumating siya mangyari sa buhay ko, nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi po ma-detect ng doktor. No, nagpunta na po ako ng Novagen, Bernardino, District, Quezon City Gen, hindi pa rin po ako gumaling. At gumaling po ako, alam niyo kung saan? Dito sa prayer house. Amen? Gumaling po ako dito sa prayer house sa pamamagitan po ng ating mga kapatid, si Sister Carmen, kay Sister Flor, kay Sister Tess, no? Sa mga hapos nila, no? Sa pako, sa paglalagay nila ng langit, at ng ating punong lingkod. Isang taon po akong ginawa si Father. No? Isang taon po akong pabalik-balik dito sa loob ng tatlong lingkod.
Nagsasaga po ako kasi wala na po akong pera eh. Nung namatay ang asawa ko, ang dami ko pong pera. Umabot yun ng 600,000 ang pera ko. Pero nawala pong lahat ng yun. No? Lahat ko ng gamit ko, ibenta ko, computer ko, gas gauge ko, dahil sa sakit ko na palagunas. Amen? Nung wala na po akong pera, no? Nakasalubo ko na si brother sa may simbahan. Sabi niya sa akin, Sister Red, balita ko meron. Eh kapatid, balita ko meron ng sakit. Tumunta ka ng prayer ka. Saan ko ba yung prayer ng brother? Hindi ko po wala nung kasi hindi na po akong office ni. Doon sa kay Lord, please, basta ka doon. Ganyan-ganyan, ito pera ni kita, no? Sabi niya, hindi pumunta nga po ako. Siyempre, wala na tayong pera. Di ba? Ang nagulo lang pupuntahan natin ay Diyos na lang. At kung saan ang libre. No? Saan po ako pumunta? No? Pagbalik-balik po ako, nagsasaga ako maglakad ng sasali dito sa konvento sa isang dito. No? Pagpasok ko dito, nandito si Sister Carmen, kaya si Sister Carmen kahit gano'n, may nagpupulit. Dahil po, siya po ay nangihil at nilalagay ng langis na pa ako, hinugasan yung pa ako, ako hinugasan po yung paa namin dito bago tayo therapy. Sasagunin nila si Sister Carmen, talaga na lang si Brenton, sino si Brother Dominic, ano po? Tapos pagkakas lang ang binibigay namin, 20 pesos lang. Minsan wala pa. No? Wala. At yung pagkakamot kayo ni brother, hindi lang pala yung katawan ko yung tinakamot niya. No po? At ito ang aking kaluluwa, at ito ang aking kalooban. No? Unti-unti na ako magbabago. Nagtataka ako sa sarili ko, unti-unti ako magbabago. Hindi! No? At hindi ko na po nararamdaman yung sakit na bigla ako, hindi na makakahinga. No? Hanggang sa ngayon po, ang ganap na kagalingan ay binigay na sa akin. Amen! Dati po sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon, meron pong time na hindi po talaga ako nakakahinga. Mataas po ang dugo ko, bumababa ang dugo ko. Hindi ko alam kung anong nanginam yung dugo mo, kung pagbababa o pagtaas ang dugo. Kasi hindi ko po alam ito. Na po? Pero po, sa kabutihan ng Diyos, no? Sa kabutihan niya ang nangyari sa buhay ko, ang pakatanggap ko, niyaya. Yung kagalingan na yun na binigay sa akin ni Ama, na nakuha ko po dito sa prayer house ito. Ang kagalingan na nakuha ko sa Ama, yung nakuha ko po, nung nag-baptism po tayo doon, na hindi ako napakalakas. Yun po yung unang-unang at ito, pagbabalik ko ng baptism natin. No? Nagsihimit ako, nagsihimit ako ng napakataas sa boses ko yung buong chapel ko at ilalim nila yung kanta ko. Naalala mo yun, Nay? Oo. Yung pinakaunang balik ko sa gawain natin. Hanggang po, yung bandang 2013, yung aking paglilingkod, di ganun-ganun pa, hindi pa rin ko masyado. Mag-iwang-iwang. Mag-iwang-iwang. Diyos, di ba? Ang tao, ang sit ay parang tulad ng araw ng dagat ay walang katotohanan. Amen? No? Hanggang po, nagbibig po ako sa ating Panginoon. Nang kumulisan, ako'y binuntos niya ng malalaspirin. Amen. So po, hindi ko po akalain na makakaintindihan ko ng wika ng mga anghel. Hindi ko po akalain na ako'y binigyan ng Diyos at makakita ng kaluwalhatian ng aming Panginoon. Na kaluwalhatian ng mga anghel. Hindi ko po akalain na aking esposo ay gagawin ang anghel ng ating Diyos. At yun po ay nakita ng aking anak. Nakakita ko ang sarili na pampansin lang po ako kung saan po siya naroon. Amen? Alam ko po na nasa palayin ko na siya. So nakita ko po yun. Nakita ko po talaga yung umamit ng asawa ko na isa niya siya ate. Nakita ko siya may pakpak. Nakita ko siya mayroon siya dito. Yung bato na kulang. Nakita ko po siya. Napakagwapo niya ang buhay niya na ngayon. Amen? No? Di ba po yung kanyang itsura dito sa lupa? Pagka po tayo ay nasa langit na. No? Tapos po, hanggang sa ang katulungan ay ibigay sa akin na. Binisan niya ang kanyahan niya. Lahat ng katulungan sa buhay ko ay ibigay ko. Tapos po, wala na yata akong magagawa. Hindi ko yata makukuha yung katulungan. Kasi ang kalaban ko is mataas na tao. Ang kalaban ko ay ang asawa ko eh. Ang kalaban ko po rin yun ay ari ng dalawang kumpanya. No? Samantalang ako wala akong pera. Ang paano ko po kukuhain nila ako yung sa akin insurance? Paano ko ilalaban yun? No, wala akong pera eh. Wala akong alam. Masabi ko, Ama, tulungan mo ko. Bigyan mo ko yung kalungan.
kung saan po ako pwede lumapit. Hanggang nung hanapin po ako ng POJ, nagkaroon ako sa mabay ng abogado, at kami ay umakyat sa korte. Hindi ko po akalain na ako lamang, no? Ay makapagpapakulong ng isang taong mayaman. Amen. No, sa tulong ng Diyos, tinulungan ako niya. Amen. Sa tulong ng Diyos, itong 2014, nakuha ko po yun. Nanalo ko ako ang ako, nabalik ko sa akin yung nanalik ko ng asawa ko. No, nung nagkasakit ang tatay ko, yun po ang nagamit namin. Amen. Ito sa pag-aaral ng kapatid ko na minika ni Ama dito sa loob ng prayer house nito, na sabi niya sa kapatid ko, ay, ang kanila, makakatapos ka ng pag-aaral mo ngayong taon, no? Sapagkat yung pinoproblema ang Patricia, kaya magbibigay sa'yo. No? Sabi lang, siguro nabasa na ni Ama, iniisip ng kapatid ko, sino kaya yun? Siguro ako ni Ama. Sabi ko, ano mo po ang 30,000? Wala po akong trabaho, no? Wala po akong trabaho ng time na yun. Pero sabi ko, bahala ka po. Pero na-provide po namin yun. No? Dahil po doon sa insurance na yun. Nakapasok po lang kapag idol ko yung kapatid ko. Nakapagawa ng tatay ko dahil doon. Ako napakabuti na yun. At meron pa po sa akin, binigay sa akin si Ama. No, isa pong katulungan, sabi ko, Ama, meron pa tayong isa. Sabi ko, ah, meron pa tayong dalawa, no? Nakatulungan sa akin at safe dyan. Yun po, ibinigay lahat sa akin yung mga yung taon na ito. Ibinigay niya rin po sa akin. Hinipo niya po yung puso ng taon na yun na pinakulong ko, no? Binayaran ako. Pero sa huli, tinulungan niya pa rin ako ulit. Amen? Dahil yung pangalan niya po inalay ko sa harap ng pangalan niya, Ama, at yung po ay araw-araw kong dinadasalan na hindi niya ang palagdabi niya. Tunay nga na walang matigas na puso sa pangalan ng Diyos. Amen? Amen? No, isang text pa lang sa kanya. Sir, sabi ko sa kanya, sir, baka pwede ko lang makuha yung mga resibo na ginamit natin. Sa ginamit natin sa hospital na itinago mo, nakikuha mo sa record upang hindi ko makuha yun. No? Nag-text siya sa akin, isang text ko lang. Sabi niya, sige, I will talk to my lawyer. Sabi niya, gano'n, kukunin ko, ibigay ko sa'yo. Amen? Nang iba ko naniwala. No, sabi ko, Ama, sabi ko, sana ito na ako. Pero buhat pa rin ako lang, sabi ko, yung puso, yung puso siya, ganyan-ganyan. Hanggang sa naayos na nga po, no, ibinigay niya, nakuha na nga po namin. At hindi po, amen, no? Sa kabila ng ginawa ko sa kanya. Pero, inisip ko yun po siya, no? Sa alam po yun sa katarungan ko. Alam naman po niya siguro na yun po ay ginawa ko para ipaglaban ko ang pagsarapatan ko, pagkarapatan ng asawa ko. At hindi po yung ginawa ko para siya ipasakitan. Kaya po siguro, hindi po yung pinalit na sa akin, no? Yung no? At naniwala siya sa akin. Kasi kahit na nasa court kami, hinihingi ko siya. Kahit nasa court kami, pinabati ko siya. Kahit nasa court kami, pinatawag ko kasi siyang sir. No? Kaya ako siguro, pinakapalit, tinulungan niya pa rin po ako. At yung kilimitans niya po sa akin, na pinakakulit, na pinakamaliit na bagay, pero malaki sa akin bagay yun, na hindi niya hinuhulog sa effort, ngayon hinuhulog niya na. Binayaran. Napakabuti ng Diyos, no? Tuloy nga yung pangako niya sa akin na malaking katarungan ko hanggang sa pinakamaliit. Wala akong iiwanan sa iyo na hindi ko kakali ng katarungan sa akin sa langit. Amen? No? Kaya napakabuti ng Diyos sa akin, no? Samantalang dati po, nag-iisip ako, hindi ako makatulog sa gabi. Saan ako maghahanap ng pambayad ng lalay ko sa umaga? No? Sabi ko, gabi pa lang, iniisip ko, kaya akong magkakaroon ng pambayad ko kay Jeremy. 250 sa araw, every Friday, 375. Saan ko hahanapin yun, no? Saan ko uutangin yun? Araw-araw po yun. Pero ngayon sa awal ng Diyos, hindi na po ako nang problema. Amen. Dahil po sa tulong niya mangyari sa akin po kayo, no? Ay, pala naman po, sobrang 60-80 na po. Napakataba po, no? Dahil po yan sa biyaya ng Diyos, no? Dahil po yan sa kanya pangako sa akin at sa ating lahat na pagkasaganahin niya ang ating kapagkainan. Amen. Amen. Dahil sa pangako niya sa ating lahat, sa taon na ito tayo lahat ay lubos niyang pagpapalaki. Amen. Amen. Ang taon na ito ay pasasalamat sa mga biyayang ibinigay niya sa atin sa 2014. Amen. Lahat na tayo naglaro ng mga pagsubok. Amen. Sa akin naman po eh, kahit matulog pagpapala, meron din po pagsubok na ibinigay ang Diyos. Pero hindi po ito ituring na napakabigat na pagsubok yun dahil kasama ko si Ama sa buhay ko. Amen? Kaya ang mga pagsubok ngayon ay kinatapakan lang natin. Kung
tayo po ay didiskrim sa mga pagsindok na ang nangyayari sa buhay natin, matatalo tayo sa laban. Amen? O pagsubok na yan, ay susubok natin kay Ama kung bakit itinibigay sa atin. Wala po nangyayari sa buhay natin. Amen? Sa akin po, napakalaking pagsubok ang dumagot sa buhay ko. Kahit sinong asawa po dito ang mawala ng kanyang asawa, sigurado po, na kanyang sinasandigan, sigurado mawawala ng tiwala sa Diyos. Amen? Pero ako po, hindi po ako nawala ng tiwala sa Diyos. Amen? At lalo po siyang minahal sa nangyari sa akin. Amen. Dahil alam ko na ang Panginoon ay mayroong dahilan kung bakit naganap ang bagay ninyo sa buhay ko. Amen? Kung bakit naging mo ang pinaka-importante tao sa buhay ko. Amen? Dahil si Ama po ay hindi gagawa ng bagay na ikalulungkot natin habang buhay. Amen? Dahil si Ama ang gusto sa atin ay kaligayahan. Si Ama, magsusapin tayo.